seperti ini ya. Mga kapamilya, alam nyo ba na dahil sa paghumaling ng mga Pinoy sa itlog ay pati social networking sites ay hindi nakaligtas sa involvement nito sa itlog? Tama, kasi naman ginawa nito ng isang Facebook account ng isang Pilipino kung saan ang nilalaman nito ay mga artikulo at pictures ng itlog. Mula sa simpleng itlog ay makakagawa ng isang work of art gaya na lamang ng mga ito. Konting kulay at konting pagkamalikhain ay makakagawa na ng mga naggagandahang palamuti o panregalo. At kung panregalo ang hanap ay pwedeng-pwede itong jewelry box na syempre pa ay gawa sa shell ng itlog. At ito pang isa na tsak na magugustuhan at mamamangha ka sa itlog na hindi kinulayan kundi nililok. Tama ang dinig mo, ito ay itlog ng ostrich na nililokan ng mga disenyo. Aba ang tibay, astig! Astig baka mo, napag-jari, astig talaga itong mga sapatos sa Amerika na puro itlog ang disenyo. Meron gal shoes, sneakers, at slip-on shoes, makukulay. Kakaiba at syempre patok na laro sa mga kabataan ang disenyo nito. At syempre kung sapatos din lang naman ay hindi maiiwasan ang kakaibang amoy nito matapos nating gamitin. Kaya naman, kamangha-mangha itong egg-shaped shoe, pure 100 mula sa Japan. Disenyo ito upang alisin ang kakaibang amoy ng mga sapatos kung saan ito ay may ozone disinfectant at warm air na siyang mag-aalis ng amoy. Hindi lang yan ang kakaiba dito dahil matutuwa ka pa sa ilaw nito habang ito ay ginagamit mo. Ang cute! Pumunta naman tayo sa mismong structure ng bahay na itlog. Ito ang Egg Mobile Living Space o mas kilala bilang Block VB3. Ang Block VB3 ay ginawa ng isang architectural firm kung saan ang main purpose nito ay magbigay ng organized space. Kompleto na rin ito. May tulugan, kusina, at pati banyo. Hindi lang yan dahil maaari mo rin itong dalhin kahit saan. Talaga kakaiba mag-isip ang mga tao basta may paraan ay magagawa at magagawa nila ito. Tama dahil tayo mga tao ang pinakamataas at pinaka-espesyal sa nilikha ng poong may kapal. Kaya naman, dapat pa natin lalong pagtigihin ang ating buhay para tayo makasabay sa agos ng panahon. At lahat ng yan dito lamang sa Magdibinaan Ito! Nandito nga tayo ngayon sa isang restaurant kung saan busy-busy silang magluto kaya na lamang ng fried chicken. At syempre, hindi mawawala ang fried kare. Para may maibahagi rin ako sa inyo na simple dish pero pag nilagyan ng konting twist ay syempre, special na ito kaya na lamang. Ito ay ang Baguio Beans.
bagyo ang dumadaan sa ating bansa taon-taon, malakas na ihip ng hangin at malakas na buhos na ulan ang ating nararanasan. At dahil dito ay maraming sakit ang naglalabasan, isa na dito ang dengue. Ang sakit na dengue ay nakukuha mula sa hagat ng lamok na nabubuhay at dumarami naman sa mga naiimbak na tubig na dala na rin ng pag-uulan. At sa panahon ngayon, marami na ang ating mga kababayan ang nagkakasakit, lalo na ang mga bata. Kaya naman, ang MagTV na Barkada ay bumuo ng isang programa kasama ang mga MagTV na Police Doña Aurora Chapter upang ipalaganap ang tungkol sa dengue at kung paano ito maiiwasan. Simpleng kwentuhan ay nakuha namin ang atensyon ng bawat bata. Bibo at matatalino ang mga bata sa pagpaparticipate nila sa programa. At syempre, dahil ang mga bata ang ating nakasama, ay hindi rin natin nakaligtaang sila ay pasayagin. Learning ay fun, enjoy talaga ang pagtuturo ng MagTV na Barkada kasama ang MagTV na Kitty Police. Dahil maganda na sa murang isipan ng kabataan, ay atin na silang maimulat sa mga ganitong bagay. At mula sa kanila, ay hindi natin maiwasan at masusubo ang sakit na dengue. At ang kanya, dito lang sa MagTV na